gising pa. Dahil maglalang. Para akong kukunin ng bahaghari. Mac 82 vlogs. Ayan, shout out. Thank you po, Mac 82 vlogs. Ayan. Napapamix ako. Shout out po. Ayan, magandang gabi po sa ating 3 live viewers. Ayan, guys. At ako po ay hindi pa inaantok. At ako ay naghihintay pa sa aking kasama dito. Kaya, ayan. At ako ay nagpapaantok ko lang, guys. Ayan, tamang live lang tayo ngayon. Tapos, may lasing na sigin tawag dito na biling alak, bahala ka dyan. Hindi ako nagbukas. Sigin katok ng pintuan. Pabili daw ng alak. Hindi ko mabuksan. Habang-haba ng oras ni bumili, habang bukas pa yung tindahan. Mac 82, yan, bigyan po kita ng jacket. Wait lang po. Bella, shout out. Thank you Bella sa pagbisita. Good evening Sisi, kumusta? Buti gising ka pa. Oo, maaga pa naman Bella. Pagka pinakamaan akong tulog, yan. Pero nala, pag puyat ako, maaga pa ako nakakatulog. Mga 9, ganyan, 8. Pero pagka yung mga regular na araw lang, tapos hindi naman ako masyadong puyat. Tapos kanina, naka-idlip din ako, kaninang tanghali. Kaya medyo matibay ako sa antok. Tapos nagkape ako kanina nung hapon. Kaya, ayan, gising na gising ang diwa ni Billionis Mix Vlog. Kagabi nga, anong oras na ako nakatulog? Alauna. Siya nga alauna kagabi. Ano ay? Kapag walang pasok, yun, okay lang. Kaso bukas may pasok na naman. Pero half day lang. Ayan, wala kang scout ngayon. Wala nga, hindi nga ako nakakapag-scout. Pero bukas, naglagay na ako ng aking ano. Yan, may babalikan ko siguro yung mga napuntahan ko nung last January pa yata. Ano, babalikan ko lang muna siguro yung aking mga dating na scout bukas ng hapon. Yan, inano ko na yun, ninote ko na para mapuntahan ko talaga siya, sigurado. Nilista ko na yung mga ano. Tapos nagtingin-tingin din ako yung mga dati kong na-scout na hindi ko na napapasyalan, hindi ko na nakukumusta. Yan, papasyalan natin yan. Yan, nilista ko na sila kanina para naman ano, para mabalikan ko naman kahit isang beses o dalawang balik man lang sa kanila, di ba? Yan, wala kang scout ngayon, wala Bella. Wala na nga akong ma-upload. Wala na nga akong ano. Wala na nga akong charity. Malapit na tayo itong matanggal sa Kalinga. Malapit lang ba yun dyan? Ano, Bella? Yung ilan na na-vlog ko, malapit lang dito. Kabilang
ano lang, parang dalawang barangay lang yung Pagitan. Nandun ka na. Pero yung iba, medyo malayo. Yun yung scout ko na dun sa may bayan ng Lopez sa Hondago. Pinag-iisipan kong balikan, baka sa Linggo. Pasyalan ko. Kasi na-vlog ko yun. Di, ano, tapos na-erase ko yung video niya, hindi ko siya na-upload. Kasi nga, na-erase, siguro nung nag-erase ako, naglinis ako ng aking cellphone, napasama na na-erase yung aking ini-vlog sa Hondagwa, di hindi ko siya na-upload. Yan, baka pinag-iisipan kong ano, balikan. Pinag-iisipan ko pa lang. Kasi medyo malayo yun, kabilang, kumbaga kabilang bayan, yung ano, yung vlog ko na yun na na-erase ko yung video. At nakakaawa din yun, ano siya, single parents, tapos ano siya, PWD, ang hanap buhay niya lang ay yung pagre-repack lang din ng, nagre-repack ng mga paminta, tapos mga bawang, ganyan, yun ang kanyang isa sa, yun lang yung kanyang pinagkakitaan. Yung hanap buhay niya, at pag minsan daw wala siyang puna, uubos ang puhunan niya, ay ano, ang tawag dito, wala daw silang, wala siyang maibili ng kahit bigas, parang binibigyan-bigyan lang siya nung kanyang kapitbahay o nung kapatid niya yata, ayun, ganun. Malapit lang ba yun dyan? Ayan, paano yan? May transportation ba papunta doon or nagbiyahe ka lang? Nagbibiyahe lang. Pagka yung asawa ko pwede, nagmumotor lang kami para may makapag-scout ako. Pero, yun nun dati, may tricycle si Ambassador, yun nasama ako. Pero ngayon din na kasi ako nakakasama sa kanila madalas. Yung asawa ko na lang minsan ang niyayaya ako balikan yung mga nai-scout ko. Tapos may ano din naman dun, may pagpapunta ka doon, kagaya nung binalkan ko nga yung vlog ko na si Nanay, ano ba yung pangalan nun? Adelaida, yung ano yung na pinahatira ng blessing ni Ma'am Susana 82 Mix Vlog. Ayan, shout out kay Ma'am Susana, kay si Susana. Ayan, yun, nag-ano ako noon, nag-commute lang ako, sumakay ako sa skits, yung dumadaan ay sa Rilis. Alam mo ba yun, Bella? Yun, pumunta ako dun mag-isa. Tag-share ng blessing si Ma'am Susana. Ayan, kaya hinatid ko dun. Bumili tayo nun ng kalahating sa akong bigas. Tapos, grocery. Yan, yun yung ating dinala kay nanay. Kay nanay. Limot ko, Adelaide na nga yata. Grabe, malilimutin po talaga ako. Hindi ako matandain sa mga pangalan. Sa mukha. Pero sa mukha, tanda ko. Kahit pa ilang taon tayong hindi nagkita. Basta nakita kita. Tanda ko yung mukha. Pero yung pangalan, katatanong ko pa lang. Maya-maya, limot ko na. Zitis Magar, good evening. Tamsak, maraming salamat. Yan, shout out. Yan, may bagong meron dito. May ibang pangalan. Hindi natin mabasa kung anong pangalan niya. Okay. Ayan. Oh, Diyos ko, kakatakot sa may release. O, doon ako dumaan. Napanood mo ba yun dati? Yung premiere ko, Bella? Pero masarap sumakay doon. Kasi walang traffic. Kumbaga, ang pinakang ano mo lang, titigil. Hindi pala kayo titigil. Kapag pala kargado, kumbaga, kung sino yung maraming pasahero, sila ang titigil. Sila ang bababa. Yan, naalis nila yung skit doon sa release. Tapos, yung kargado, walang traffic, tuloy-tuloy. Kasi ang mag-a-adjust pala dun yung walang pangarga. Akala ko dati, kung sinong, yun ang aalisin pa rin sarili. Sabi ko, paano kaya yun? Kapag ang bigat ng karga, bubuhatin nyo, hindi daw, bigayan daw sila. Kung sino yung walang karga, yun ang mag-a-adjust sila, ang magbubuhat ng kanilang iskit para maalis. Ang bata mo pa. Oo, Bella, yan daw ay sabi ng ni doktora, yan daw ay nagiging side effect pag ikaw ay mga naturo ka na ng anesthesia. Yan daw ay nagiging side effect. Ako ay dalawang CS ako, bali tatlong anesthesia na ang nakaturok sa aking katawan na iturok. Kaya yun yung parang naging side effect sa akin. Naging makakalimutin. As in talaga, yung basta pag kunyari, kunyari mamamalingki ako, may listahan na ako niyan, pero nabasa ko na yung kulang ko pang bibilhin,
Tapos, hindi ko pa rin siya mabibili kasi malilimutan ko pa rin siya pagka may nakita akong iba na yun ang kinuha ko. Yun ay yung nasa listahan ay ano, nalilimutan ko. So, kulang na nga lang malimutan ko yung pangalan ko. Yan, totoo. Pero talagang totoo yun. Yun ay sinabi ni doktora na pwedeng yun din yung maging side effect na nagiging makakalimutin pag mga naturukan kayo ng anesthesia. Yan. Kaya huwag kayong magpapatanok ng anesthesia para hindi kayo maging makakalimutin. Kaya nga sabi ko, baka pag edad ko ng mga 50 ganyan, kung aabot ako ng 50 years old, ano, baka ako ay may Alzheimer na, baka hindi ko na naaalala lahat. Kasi talagang ano na ako, kumbaga, ngayon pa nga lang, ilang taon pa lang ako, nakakalimot na ako, diba? Totoo pala yan, pag naturukan ko, pala ng limot. Oo, totoo, totoo yan, ano, Bella. Kasi yun ay sinabi talaga sa akin ni doktora na pwedeng yun yung magiging side effect talaga kapag mga nasisisarian. Yan, kadalasan daw sa nasisisarian ay nagkakaroon ng, ano, yan, yung makakalimutin. At ako, nakadalawang CS ako, tapos ang tawag dito, ako ay naopera sa paa, so another anesthesia yun. Kaya para bali tatlong anesthesia na matindi. Hindi yung basta anesthesia lang pag nagpabunot ng ngipin, opera. Kaya mas maano ang side effect. Big love shoutout si Sikoy. Ayan, si Susana 82 Mix Vlog. Ayan, magandang gabi po. Ayan, magandang gabi si Sikoy. Ayan, thank you si Susana. Ayan, nandito si ano kanina. Sino yun? Si Mac 82 Vlog. Ah, vlogs nga ba yun? Ayan. Ako ay ano lang, ito, tamang chill-chill lang dito. Wala pa yung aking jowa bells. Nag-basketball. Siguro diretso sa basketball sa baso. Wala pa. Happy naman to si ano. Sino kaya to? Ano kaya yung pangalan niya? Nakakabasa ba kayo ng ganyang pangalan? Ang hirap hindi natin ay mabasa ang pangalan. Ano? Sino kaya siya? Mataas ang subscriber niya. Ha? 6.37. 6,370 plus. 6.3 subscriber. Sino kaya ito? Ano kaya to? Ibang lahi? Ayan, Dan Kunik, ano, ayan, sino ka man, yan, may TV sa huli yan. Hindi namin maintindihan yung, ano, ang iyong name. Ayan, si Joa, si Sikoy, opo, yun, si Mac 82, ito, Mac 82 Vlogs pala. Yan, pero siguro yung iba minsan psychology, porque naturukan nyo na agad ang idadahilan minsan. Hindi ko lang din alam. Ako naman ay, hindi, basta makakalimutin. Yun lang yung parang pinagbasihan ko na sinabi nga ni doktora na ganun daw yung nagiging side effect. Na parang napapansin ko naman talaga sa sarili ko na talagang yun yung isa. At saka mula nung ako ay nasisarian, humina ako ay sa lamig. Yeah, talagang lalo na nung mga ano pa lang yung pagkasisarian ko. Siguro mga isang taon pa lang siya mahigit. Alam mo yun, yung magigising ka sa hating gabi kahit wala akong lagnat, yung nangingilig yung buo kong katawan. Noo, yun ang isa sa naano sa akin, yung talagang humina ako sa lamig. Na kunting lamig lang, kahit nga yung sa electric pa, number one lang kapag yung ang panahon natin ay yung medyo malamig dito sa atin sa Pilipinas. Ako, nangangaligtig ako sa hating gabi. Kaya katalakbong ako. Hindi nga lang pwedeng magpatay kasi ng electric fan gawa ng mga anak natin, 'di ba? Kahit na bagyo-bagyo na, lamig-lamig na, pag pinatay mo yung electric fan, nagigising sila, nagagalit. Yan, okay si Sikoy. Ayan, maraming salamat ano si Susana 82 Mix Vlog. Bago lang out sa video call, sabi niya nga live daw ikaw. Ayan, oo. Kaya pala ano nandito pag ano ko. Kung naman ay ayan lang, maya-maya hindi tayo mag-e-end na rin. Pag dumating na yung aking iniintay. Kasi pag ako'y natulog na, wala na magbubukas ng pinto. Saan yung tutulog? Sa labas. Diba? Kaya, ayan, tayo, mag-live na lang. Sabi ko, wala na ako mapanood. Nagre-replay na nga lang ako doon sa ibang mga, ano,
mga upload ng mga charity yan sa iba nating mga kasamahan, replay. Kaso ay nakakasawa din magni-replay ano kung tapos ay tayo ay panood ng panood sa kanila, support sila naman ay hindi sa atin nagsusuport. Ay sabi ko makapag-live nga. Kahit walang viewers, basta magla-live ako. Buti na lang nandiyan kayo, may kakwentuhan ako. 'Di ba 'yan? Bago lang out sa video call ayan. Yun yung ano, yun talaga yung sinabi ng doktor. Ewan ko lang sa iba, Bill, ano, Bella, kung ano yung, kung yun ba talaga yung side effect sa kanila o baka talagang nananadya. Pero ako, yun talaga. Parang, simula lang naman yun nun. Dati naman ay hindi ako gayon, napakamatandain ko nga. sa mukha. Kaya ngayon, sa mukha ko na lang tinatandaan. Pero sa pangalan na Juan, hindi ko matandaan. Ganon ba sis? Oh, yan. Oo, ganon daw yun. Kaya wag kang mawala ng jacket. Ano? Kaya wag ka mawala ng jacket. Na yan. Oo. Para hindi ko makalimutan. Kaya nga sisi ko. Hahaha. Yan, sabi ni Bella. Yan. Kaya, anong tawag dito? Kaya ako ay, yan tawag dyan? Dami na kalansin. Oo, lagi. Eh, hindi ako mahilig mag-jacket, Bella. Basta ano lang, pag babiyahe, yun. Nagkailangan may jacket talaga ako. Kagaya nung ano, nung linggo ng gabi na biglaan. Hindi ko naman alam na malayo pala yung pupuntahan. Akala ko dito lang, malapit-lapit lang. Ay, di ako, basta na lang ako nakapag-short. Nagpantalon lang ako. Tapos, wala na. Bit-bit ko lang ay cellphone. Walang kahit ano, walang jacket, walang kahit ano akong bit-bit. So, nung pabalik na kami, naninigas na ako sa sobrang lamig. Talagang, anong-ano na yung katawan. Yung parang naka-steady na lang ako na ganun doon sa tricycle. Tapos, yung kasama ko, mga naka-jacket, ako wala. Grabe yun. Yung pag mga, kaya pag malalayo ang biyahe, lalo naka-motor, lagi akong naka-jacket. Kasi mahina talaga ako sa lamig, lalo sa, ayan, sa gabi. Yun yung isa sa naano ko na ang tawag doon na pagmasdan sa sarili ko yun mahumina ako sa lamig. Mula yun nung ako ay nasisarian. Yan, kaya wag kayong magpapasisarian, ang hirap pag nasisarian. Ayan, Victoria Williams. Ayan, good evening po sa iyo, Ma'am Victoria Williams. Shout out po. Yan guys, maraming salamat sa inyong pagbisita sa aking live. Yan, dyan lang kayo para ako may kakwentuhan dito. Ano, habang ako'y naghihintay. Kain tayo ng big boy. Big boy. Kanina naglista na ako ng mga babalikan ko para bukas, ano kami. Exit muna kami. Hapon lang. Sa umaga kasi may pasok ang mga bata. Kanina sana, kaso may lakad naman yung isa. Bleh, wala din, hindi lang kami nakalayas. Kain din sa UCC ko. kain ng big boy. Anong kinakain mo dyan, ano, si Susana? Kasar yung lasing kanina, sigaw ng sigaw. Pabili ng pilsin, bayaik ka dyan. Lasing. Siging katok sa pintuan namin. Baya, eh, hindi ko nga pinagbuksan. Shout out sa inyong lahat dyan. Pagkaon ng Egyptian food. Ah, nasa Egypt ka ba ngayon? Dapat ready ka na pag malayuan ang biyahe. Dapat may jacket ka kasi hindi na tayo pabata. Dati, ang bit-bit natin lotion sa bag. Ngayon, dahil masila na ang katawan natin, ipikasent na. Ay, tama ka dyan, Bella. Alam mo ba, Bella, pag bumabiyahe ako ng yung malayuan, sabi ko sa iyo, ang laman ng bag ko, yung aking shoulder bag, ano, may cutting ko,
Dahil ako'y sisipunin, may Bix, may Biojessic dyan, may Lumutil. Yeah, ako okay, kulang na lang sa aking bag ay ano, yung salumpas, ilagay ko na rin sa bag ko. Siguro saka-saka may salumpas na rin akong bitbit pag ako na biyahe. Hindi ako nawawalan siya kasi syempre nandiyan yung buo namin at ako ay malulain. Yan. Yan talaga ang hindi pwedeng mawala sa bag ko, buo namin. Yang katingko, Bix, Biojessic, tapos yung Lumutil. Basta po, basta ako ay babiyahe ng malayo. Talagang ano yan, nakalagay na yan. Talagang nire-ready ko yung mga ganyang ano, mga ganyang gamit natin sa katawan, mga pabango. At yan ay mahirap, 'di ba? Kapag nasa ibang bayan ka tapos yung biglang sasakit yung tiyan mo, tapos biglang ang sakit ng ulo mo, maghahagilap ka pa kung saan may tindahan. Kaya ano, kaya ako pag ako babiyahe, kumpleto yan. Lahat ng mga ano, hindi baga ako si bili-bili sa tindahan. Yan, kaya ako ay nagdadala ng gamot, Ultimong Nusip, Biojessic. Kagaya nga dati, nagpunta kami na kasama ko mga pinsan ko. Mayroong nilalagnat. Mayroong nagtatae. Nasa biyahe kami nun ha, sabi ay, saan kaya meron daw tindahan at bibili daw ng diet tabs at yung tiyan daw niya ay parang nahilab-hilab. Ay syempre kakakain ng karne. Ayun, ay maalala ko, sabi ko, ay na ito, mayroon akong dalang gamot at ako ay pag gantong na biyahe, ako hindi nawawalan. O, ay di kung ako'y walang dalang gamot, baka nagganda tayo na yun sa sasakyan. Diba? Ako'y kaya pag ganun, mga nakaready na yan sa bag ko, nire-ready ko talaga yung mga personal na ano, na pangangailangan natin. Yan, kaya nga lalo ka na nag-scout kayo. Oo. Ayan, pag naman mag-i-scout lang, hindi ako nagbibitbit ng ano, ng mga kung anik-anik. Basta ang hindi ko lang nakakalimutan yan, pag yung halimbawa yan, mga wipes, yan. Kasi siyempre, alcohol, yan. Minsan naman nasa bag ko, kaya lang minsan nalilimutan pag tayo nag-i-scout kung sino-sino yung ating mga makakasalamuha, diba? Yun yung ating bit-bit. Pero yung mga katikating ko, hindi ako nagdadala niyan pagka nag-i-scout kami. Madalang ako makapag-bit-bit ng kating ko pag mag-i-scout. Lalo ka na nag-isa, tambay na ako si Sikoy, mapahilot pa itong aking abo dun niya. Ay, grabe naman. Alam mo ba, ano, si Susana, may naging employer ako noon na ganyan. Yung pagod na pagod ka na nga, paglilinis, paglilipit. Tapos paggabi, magpapamassage pa sa akin. Alam mo ba yung pakiramdam? Ang sarap anuhin, yung parang ganun-ganunin yung binti. Sabi ko sa loob-loob ko, ay, ako kaya ang maraming ginawa maghapon, tapos sa akin ka pa talaga magpapahilot. Sabi, mapera naman sila, ba't hindi sila pumunta sa bumayad ng bukod na magmamasad sa kanila, ano? Buti man lamang kung pag nagpapamasage, ay may ekstrang bayad, ay hindi naman. Wala naman, wala man lang iabot sa iyo. Ang sakit kaya sa bra, ano, sa kamay pag nagmamassage ka. Parang yung minamassage mo, parang sa iyo napupunta yung sakit. Yung sakit ng mga kasukasuan nila sa kamay mo mapupunta. Ayan, kaya, ayan. Sige lang sa ano, Ate Susan. Diin-diin mo, pisil-pisilin mo ng madala. Joke lang. Sana ugali. Ayan. Ano-anuhin mo, piga-pigay mo yung parang nakukurot-kurot yung balat. Tinuruan. Ayan. Yan na talaga ang ano natin na ano. Ang tawag dyan, yan na ang pabango natin. Ano, ilang taon ka na ba, Bella? Magkaedad lang ba tayo? Ako kasi ano, ilang taon pa lang, pero ako ay ano na, tawag dito, ang dami na rin mga kung ano-anong sakit-sakit na ano, kaya ako lagi din si may kating ko. Dati nga, pag yung sakit ng ulo ko, may tali ako dyan. Nakatali ako sa ulo. Tapos ano, puro kating ko yung aking noo. Tapos may nakatapal pa ako dyan sa lumpas. Ay, parang nakaluskos. Yan, ganun ako dati pag nagsasaktan ako ng ulo. Para akong si ano, si Mangkip, ano, si Mangkip Queen, yung sibong na baro na kaganyan.
42, sisi, mas matanda ako sa iyo. Ah, 42 ka na pala, Bella. Di halata, ha? Ano ka pa? Hindi ka pa halatang 42 years old. You're, ano, looking young. Yeah! Sana all, bata pang tingnan. Iba talaga, ano, iba ang ano kapag nasa ibang bansa. Ano, ay hindi masyadong tumatanda. Ah, hindi pa yun. Depende pa rin sa may katawan. Binawi. Binawi, ano. Totoo, hindi pa halata sa Bella na 42 ka na. Mukha ka pang bata. Iba talaga pag magaling ka mag-alaga, ano. Magaling mag-alaga sa sarili, na kahit may mga problema tayo, hindi iniinda. Diba? Kaya huwag kang magpapaka-stress para hindi ka tumanda, Bella. Ilan na ang anak mo, Bella? Buti ano, hindi ka, Bella. Hindi ka ngayon, ano, busy. Tapos ka lang maglinis, Bella. Ang oras na ba yan ngayon? Shout out sa aking 3 live viewers. Ba't dun sa isa 5, dun sa isa 3? Ba't magkaiba? Patamsak ko naman ang aking live dyan. Tagal mo kasama ko, ah. Meron talagang ano, meron mga magagaling tawag dun, magagaling magdala yung hindi halata yung edad, di ba? Tamo ikaw, hindi ko sukat na kalahin na 42 years old ka na pala. Pero bata ka pang tingnan. Tama lang, sisi, dalawa sis, babae at lalaki. Nagplansya ako, sis. Ah, dalawa lang anak mo. Ako madami na akong anak. Tama lang, ayan. Sige, buti ano, buti nakakadut-dut-dut-dut ka dyan habang namamlansya ka. Kaya libangan natin, cellphone. Na-experience ko din yan yung mga ginagawa ninyo na yan. Habang walang amo ay dut-dut muna. Pag may narinig na ako na nalagapak na tsinelas, ay paspasan ako ng pagpaplansya, may palapit. Babae at lalaki. Okay na yan, ano, Bella, kahit hindi na siya madagdagan, ano. At least, ano ka na, may babae at lalaki ka na. Ako isang lalaki, tatlong babae. Dami kong anak, ano, apat. Ang hirap ng madaming anak. Buti na lang, hindi na ako nagbubuntis. Ang hirap pag, ano, ang hirap kapag may maliit. Parang, nakatali na lang yung buong buhay mo sa loob ng bahay. Wala ka ng ibang ano, wala ka ng, hindi ka lang makagala. Pag puro, pag may maliit, ano, nasa bahay ka lang, mag-alaga ng anak, mag, kung anong gawain sa bahay, yun na lang ang iyong ano, hindi ka naman lang makapaglakwat siya. Hindi ka naman lang makagala-gala pag may maliit na bata, kaya ayaw ko na magbuntis. Lumaya sila, kaya libre ako, sis. Ayun, yan ang mga gustong-gusto natin ay ano. Yung nalaya sila, tapos iwan tayo sa bahay. Yan, nagagawa natin yung mga gusto natin gawin. Alam mo ako nun, palibasa yung naging employer kong huli ay mag-asawa. Tapos may isa lang na lalaki na anak na kasama sa bahay, binata. Alam mo ba, pag niyayaya nila ako, Bella, na lalabas, ay naku, ako talaga ay nagpupumilit na wag na lang sumama. Gawa ng sasama ako sa kanila, nakatunga nga lang din naman ako, di ba? Ay at least pag nasa bahay, madami kang pwedeng gawin, makipag video call, makipag tumawag dito sa Pilipinas, noon nang nandyan ako sa ibang bansa. Kaya ako talaga ay hindi nasama kapag yung alam kong ang pupuntahan ay dun sa mga kapatid ng amo ko. Ay naku, ako ay inaabot kami ng alas dos ng madaling araw. Sige lang nilang kapi, kain. Ako naman ay di walang ginawa, kundi maghugas ng kanilang mga pinagkapihan. Yeah, kaya pag ganong alam kong dun ang punta, hindi ako nasama, hindi ako na ano sa kanila. Sa bahay na lang ako, ninanakaw ko yung mga alak nila. Ninanakaw ko yung alak ng amo ko, nilalaw ko sa coke. Nalala ko talaga yun.
pagdadating nila, tulog na ako, hindi ko na namamalayan. Magigising ako, may tao na sa salas. Saku, ano to? Hello ko, sibling Ella! Shoutout sis! Shoutout sa iyo dyan! May galap shoutout po sa lahat, sis Bilyones. Ayan, shoutout sa iyo dyan, sibling Ella. Ayan, sis Bella from Simpleng Ella. Sa Kuwait ka din dati, host. Hindi, sa ano ako noon, sa Syria. Pag wala yung amo ko, di, syempre, nakakainip. Patunga-tunga, ano lang, TV, tao, cellphone. Nagnanakaw din ako ng tawag sa Pilipinas noon. Telepono nila ang gamit ko. Kasi kung maglo-load naman ako, ang mahal naman ang load, ilang segundo lang, ilang minuto lang, wala na ulit. Ah, ninanakawan ko ng tawag sa telepono, tapos di alam kung matatagalan sila. Lalo na kapag alam kung may party silang pupuntahan, kasi bihis na bihis yan, ay pag may party, so gagabihin yan, mga alauna na umaga. Ah, ang gagawin ko niyan ay ano, kukuha ako ng mga alak ng amo ko, tinitikman ko, minsan, try ko yung red level. Basta yung iba't ibang klase ng alak doon. Ang ginagawa ko, inilalahok ko siya sa ano, nilalahok ko siya sa coke para hindi halata na yung once na mabiglang bumukas yung pinto ay para Coca-Cola lang yung iniinom-inom ko doon. Ate Maricel, shout out! Tulog na, host! Ayan. Wala pa kasi, Eric. Hinihintay ko Ate Maricel. Nag-basketball. Ay, anong oras na? Nagbabasketball pa rin yata sila hanggang ngayon. Alas 12 na ba? O, 11:41 na. Shout out, Inday Maria! Yan, guys. Pa-support kay ating Inday Maria. Yan. Ano po yan? Pinsanin pa natin. Pinsanin ko ba po pala? Hindi natin. Yan. Nasa HK po yan. Pa-support naman po. Pa-subscribe po sa kanyang channel. Hey! Hey, you! Hey! Shout out! Tulog na, host. Ako, mas gusto ko sumasama si Izzy kasi para ma-refresh yung otak ko. Wag lang sa mga nanay. Nanay na bahay at kapatid. Ay, oo, pag sa mga bahay talaga, ayaw ko. Pero kung halimbawa at mamamasyal o kaya ay magsha-shopping yung amo ko, nasama ako niyan kasi gusto ko naman ay makauli-uli. Kaya lang, pag alam kong doon lang sa bahay naman nila pupunta, ako'y nagtatanong kung saan ang punta. Pag sinabi ng amo kong babae doon sa bahay ng kapatid niya, ng asawa niya, ay, sabi ko dito na lang ako sa bahay. Hindi ako nasama pag gayon. wala man din akong alagang bata noon. Kaya, okay lang na maiwan. Diba? Nakakapag-inom pa ako. Pag-iinom. And then, hindi lang naman siguro ako ang gumagawa ng ganun. Ng mga ibang OFW naman siguro nagawa din ng ganun. Ano, para hindi halata, nilalagay ko talaga yan sa Coca-Cola. Tapos pagka minsan nga, di ba, yung may mga bisita sila, tapos may mga inkan silang alak, oh, nakikinakuha ako. Tapos, ang ginagawa ko yung kalahati, itataktak ko dun sa lababo, yung kalahati isasama ko dun sa iniinom kong coke, oh, di ba? Ha, minsan ay parang nakakatalab ako ay yung alam mo yun, yung magdadala ka ng pagkain, tapos pakiramdam ko nangingilig yung kamay kaya may bit-bit akong tray. Ginagawa ko yun dati no, kinandun sa ano sa amo ko. Pero hindi naman nila ako nahuli. Tsaka pag nabawas naman ako dun sa mga alak ng amo ko, hindi na yung mahalata kasi yung amo kong lalaki nun mahilig din mag-inom paggabi o habang nanonood sila ng TV. Yun yung ano niya, libangan. Mag-12 na kaya. Kaya nga Ate Maricel, wala pa nga yung aking ano dito. Nag-basketball sila. Malamang nagbabasketball sa bote yun, Ate Maricel. Alam mo naman, ang mga lalaki dito sa atin, pagka ganyang may basketball ay alam na pagkatapos. Simpleng Ella, ha, nagtatagay ka din pala doon si Cebu. Buti hindi ka naamoy. Hindi yung Bella maamoy kasi inilalaw ko siya sa coke. Doon lang naman yun sa last kong naging amo kasi doon ang daming alak na naka-display. Pag naglilinis ako doon, pinupunasan ko isa-isa yung mga alak. Nililinis ko yung bubog na nalalagyan. Ay, binabasa-basa ko yung mga pangalan. Tapos nasa isip ko, titikman ko pala ito pag wala yung amo ko. Kaya pag wala yung amo ko, yan, nagbubukas ako ng coke. Nilalaw ko doon, kunti lang. Mahirap namang malasing ako nun, ano, malasing ako, Bella. At talaga, mahahalata tayo, ba tayo isa kulungan mapunta. Kung madami naman, hindi na mahalata. Oo, madami talagang alak yung amo ko nun. Magiinom yun.
tawag na paggabi, yung paghabang naghahaponan, 'di ba? Sila ang hapunan lang naman nila, parang mga kubus lang, tapos yung mga palapalaman, tapos yun may alak, may mga ano sila. Yan mga kutkutin ng kanilang ano. Binabawasan ko lang naman yun, kaunti-kaunti lang. Huwag lang ubusin at baka hanapin ay tayo ang mapapagbintangan. O, ano man, ayun, di ba nila yung malalaman, ano, Bella, pag tumagay ka tapos nakalagay sa coke, hindi yun may maaamoy. Alam nga naman, pag nagsalita ka, iung-ung mo yung bunganga mo dun sa mukha. Di ba, hindi naman, malayo naman, hindi nila yung nalalaman. Yan, simpleng Ella, yan, salamat sa pa-heart-heart. Haha, nung pandemic, naglalagay ako ng alak sa Sprite. Suju ang laman nun, haha. O, diba? Ganun tayo, mga madiskarte. Ano, para paraan lang yan. Para tayo ay maalis yung inip. Ako nun, ah. Ganun yung gawa ko. Lalagay. Sinasama ko siya sa, ano, sa Coca-Cola. Ano ba yan? Ba't nagalaw? Ayan, kung madami naman yan. Kaganda ng kilay, host. Paturo pa kilay. Diyos ko naman, yung kilay ko pa napansin mo talaga, simpleng ila. Tinan mo nga, wala kang kilay yan. Wait. Ang magaling magkilay, alam mo kung sino, simpleng ila. Gusto mo magpaturo. Ayan o, si Bella, ganda-ganda ng kilay niyan. Tayo, ako walang kilay. O, tinan mo, plat. Bakit yung kabila parang ang kapal, yung kabila wala. Kaya wala talaga akong kilay. Plat ang ano ko. Ah, plat. Ano yun, manipis talaga yan. Ayan. Yeah, si Ate Maricel. Isa ka din pala, Ate Maricel. Ay, talagang magkabarangay tayo. Magkapangalan pa tayo. Parehas na parehas. Doon kasi sa barangay namin, marami doon mag-iinom. Isa na doon si Ate Maricel, si Inday Maria. Anong pandemic? Yan, nung pandemic, ano, grabe ang mga tao noon. Puro talaga... Kahit bawal ang alak, sige, alak pa rin. Gamot daw yun eh, gamot daw yung alak. Yung gin, ano, di ba nauso nun? Kaya nun nauso yung gin calamansi, gawa nung pandemic yun, parang nun yung nagsimula na mauso. Yung gawa niyang COVID-COVID na yan, na trangkaso lang naman ay ginawa ng COVID. Di ba? Ako nun, nag-birthday yung anak ko, hindi ako nakakahinga. Nilalagnat ako, ay, kung ako'y nagpa-check up nun, baka ako'y wala na, ano, baka ako'y namatay na din kasama ng mga na-COVID. Samantalang trangkaso lang naman yun, pero ako hindi nagpa-check up. Tapos hindi ako nagkikwento sa mga kasamahan, sa mga nandito na ako ay hindi nakakaamoy, hindi ko pinapaalam. Well, diba, hanggang ngayon man ay nabuhay ako, kung ako'y nagpa-check up, baka namatay ako din. Inahit mo ang kilay mo, sis. Ay, yung gilid lang, ano, simpleng hela, yung mga ganyan-ganyan lang. O, yan, dati yan. Dati hindi ako marunong mag-ahit-ahit ng ganyan. Natuto na lang din nung tayo may anak na yan. Dati po kasi akong lalaki, kaya hindi ako marunong. Nung nagkaanak na ako, yun, doon lang ako naging babae-babaihan na. Babaitan na. Ayan. Lasinggera ka ha, o, oh, diba? Hindi lang naman ako lang, hindi lang naman ako ang ano, tsaka ay, hindi naman masamang mag-inom, diba? Basta, ilalagay mo lang yung sa tiyan mo yung alak, wag dun sa utak, at baka magwala, nako. For sure, COVID yun, sabihin nila. Oo, talaga, sasabihin talaga nila nun COVID, kasi hindi ka, diba yun yung mga sintomas, yung hindi ka nakakaamoy, wala kang pang-amoy, tapos nilalagnat ka. Tapos ano pa nga ba yung isa? Basta yun yung is number one, tapos may sipon. Ako noon, namamalingki pa nga ako noon, nilalagnat. Alam mo ang diskarte ko, bago ako pumunta sa palingki, bago ako maglakad, nainom ako ng BioFlu. O, tapos bago ako makapasok sa grocery, isang oras, di pawis na ako noon sa haba ng pila. Grabe ang sakripisyo kaya no, nung COVID. Grabe ang ano ko noon, grabe ang dinanas ko na... pagsasakripisyo nun, nung COVID na yun. Tapos, pag, di ba pag bago ka pumasok sa grocery, i-scanner nga ba yun, yung inaano sa noo? O, paano pa ako matitrace na may lagnat, ay ako inainom ng BioFlu. Di, pinagpawisan na ako. Pagtapat dun sa ano, di negative.
hindi ako na titrace na may ano na may lagnat, pero ilang beses ako na naggo-grocery na ako ay nilalagnat. At yung isa, yung asawa ko naman ay ayaw niyang mag-grocery, gawa nga ng inaabot ng isa, 2 oras sa haba ng pila. Sa pila pa lang yun ha. Pagdating mo pa sa loob, pila pa din. Kaya pag ako nung namamalingki nung ako nung time na yun nung COVID, mga 3 oras, 4 oras ako sa palingki bago ako matapos. Tapos, kaalas dusihan, lakad, pabalik, mula dito sa bahay, pabalik ng ano, ng mula palingki hanggang dito, lakad. Basta ganun ang style. Diyan na lasing. Sis Ella, madami tutorial dyan sa kilay. Oo nga, mag-ano ka. Pero ako hindi, bayay pa yung kilay-kilay. Wala lang chutor-chutor. Simpleng Ella. Magpaano ka, gawin mo pa ano mo sa parlor. Tapos, pagka nasibol na, yun na lang yung susugan mo. Ako ganun, pag nasibol na yung mga kalat-kalat dyan, yun na lang yung inaalis ko. Inaalis ko na lang yung mga nasibol. Inaahit ko. May cellphone nga pala ako isa. Ano, sige kung dyan ako nagpipilit magbasa. Nagpapakahirap talaga ako lagi. Ayan, nasa na tayo. Hala, may multo ata sa gilid. Wala, ano ay, nandyan naman. Kala ko sinong nakatok. Hindi ko naririnig masyado yung tawag. Sinara ko yung bintana. Sisi ko yung simpleng Ella, good evening, love, shout out. Ayan, Ate Aida, Batangin niya, Aida, shout out po. Thank you sa pagbisita. Captain G Life, ayan, shout out po, Captain. Yan, grabe yung COVID na yun. Yan, sinabi mo pa, ano, simpleng Ella, grabe ang, ano nun, grabe ang sacrifice ko nun. Na, hindi lang naman ako, ang dami natin, di ba, ano, na nag-sacrifice no, nung COVID na yun. Iwan ko kung anong lahi niyan. Ano? Oo nga, ano kayang lahi ito? Inchik yata. Maano na siya, mataas ang subscriber. 6,000 plus na rin ang subscriber niya. Kamukha mo ang anak mo, sis, yung dalaga. Si, sino, ako? Yung panganay.
Captain G Live, shout out po. Yan, maraming salamat. Bigyan kita ng ano jacket, Captain. Good evening, Sisi Koy, ganda bitam sakdan. Sisi Koy, miga-miga love, shout out. Ayan, maraming salamat, Ate Aida. Salamat sa pagbisita. Sisi Koy Bila, good evening, Bella. Good evening, miga-miga love, shout out. Ingat, from Ate Aida. Grabe yung COVID na yon. Ayan, sabi ni Simpleng Ella. Totoo, di ba? Ang dami nun na nawalan ng trabaho, nagsara ng mga negosyo, di ba? Nung time na yun, ano? Parang ano lang naman yun, trangkaso lang na pinakalat lang na yun na COVID na. Siguro malaki ang ano dun, malaki ang kita. Ano, kaya ayun, kawawa, ang kawawa dun yung mga namatay na ibinalot na lang tapos diretso na ibinabaon, 'di ba, nakakaawa. Ano, tapos yung pamilya nagdadalamhati, hindi na nila nakita yung kanilang kamag-anak dahil iuuwi gabi tapos diretso na sa simenteryo. Grabe yun, talagang. Kaya nung time na yun, yung tatay namin, may sakit yun, ano ang sakit ng tatay namin. Talagang inano namin na hindi na siya dalahin sa hospital. Talagang pinag-usap-usapan na namin na wag na, kasi pag dinala namin ng hospital si tatay, baka hindi na rin namin siya makita. Ay takot ayaw nung nanay namin na mapagaya dun sa ibang namatay na idinala dun sa barangay namin ay nakabalot na sa plastic na itim. Yun, ibuburol nila ng, may ibinuburol pa daw naman, parang isang araw lang, tapos diretso libing na din. Yung iba daw, diretso na nga sa sementeryo. So, natatakot yung tatay. Ay, yung nanay ko, ayaw niya na mamamatay. Kunyari, mamamatay yung tatay ko kapag dinala ng hospital. Gawa nga, may ano siya, may sipon. Tapos, syempre, pag gano'ng may sakit, matatanda na. Di ba, parang ang init ng, ano, ng katawan, ang singaw. Di sasabihin, positive, COVID, ganyan. Ay kung yun ay turukan na ng gamot para mamatay na, para mapabilang sa COVID. Di. Kumbaga natatakot yung nanay ko na ganun yung mangyari. Kaya hindi na talaga namin, hindi na siya namin dinala ng hospital nung time na yun. Pero nakaano pa din naman dun si tatay, parang dalawang tao. Ah, siya nga, dalawang taon nung, di ba, tatlong taon yung COVID. Nakaano pa rin naman siya. Nakasurvive naman siya ng walang check-up, gamot lang. Yung tinuloy-tuloy lang namin yung gamot na resita sa kanya. Tapos, prutas lang. Ganun lang ang ano namin nun, ang ano nung tatay ko nung time na yun. Huwag lang talaga namin madaldalhin sa hospital nung may COVID. Kasi nga, ganun, nakakatakot. Good night sa inyong lahat. Ingat, sabi ni Ate Aida. Yeah, maraming salamat, Ate Aida Cortina. Ay, Cortinas. Tama, Batanggina. Yan, shout out sa iyo dyan. Hala, may multo ata. Grabe, ang hindi ko ma-imagine yung COVID sa edad natin. Nakaranas na tayo ng ganong pandemic. Oo, kaya nga ano, sobrang hirap nung ganong ano. Sana hindi na yun maulit. Kasi talagang grabe ang ano, grabing hirap. Alam mo yun, yung mga hindi mo dati, kagaya yung pagpe-face mask na lang, ano, parang lalo kang masusupok kahit pag naka-face mask ka, hindi ka makahinga, pero kaya dahil na sa COVID na yan, di ba, ano, napaka, ang kumita ng malaki nung COVID, yung may pabrika ng face mask, pabrika ng mga gamot, yung mga, ano, yan, mga alcohol, ano, yan, sila ang ano nun, sila ang watong-wato nun sa kitaan, nung time ng COVID na yun. Hindi ko nalakain yung aking chicheria, lalambot na ito, kakadaldal ko. Laki, yun ang yumaman nung time na yun ng pandemic. Yeah, biglang yaman nung may-ari ng pabrika. Mayaman na nga, baka natriple pa yung yaman. Yung gawaan ng face mask, ang alcohol. Napakaliit na alcohol, mahal na mahal na. Dati magkano lang, naging 30 na. Yung pinakamaliit yun, ha? Yan, good night sa iyo, Ate Aida. Salamat sa iyo dyan pagbisita. Sis Ella, gayahin mo si Sisi Yams. Oo, si Ate Yams, ano yung premiere? Ano yun? Tattoo ba yun? Tattoo ba yung ganon? Kaya ilaw ko.
Yung iba na ano, nagpapatato ng kilay, tapos parang sinususuga na lang nila. Ano, yung kay Ate Yams ba, ano yun, tato? Ano to, si Salian? Micro... Ano to? Microblading. Sis Bella. Sis Bella. Naku, mahal yun. Mahal, ano ba? Hindi ba yun siya, tato, na kilay? Iba pa yun? Ano, simpleng Ella? Ang galing, ano, kaya pala yung kilay niya, kaya pala yung kilay ni Ate Yams ay talagang parang, yung anong tawag dun? Yung parehas na parehas, yung talagang yung ano niya, yung shape niya, yung hugis ng kanyang kilay, yung lapad, yung ano. Ang galing. Akala ko siya lang mag-isa nag-aano no, nagkikilay. Yung pala ay pinapaano niya sa ano. Si ano din, si napanood ko din si Mary Joy, Mary Joy Mix Vlog ba 'yun? Mary Joy Mix TV. Nakita ko din parang nagpaano din siya ng nagpapaano din siya ng kilay. Bayan, sinipo na ako. Ano ba yan? Sinipo naman ako. Ang hirap nun, anen. Ang hirap nun, puro COVID, ano? COVID test ang uso. Tapos, kamahal pa ng swab test. Tulog na, ha? Shout out, ne! Kararating lang ni Kuya mo, Eric, kaya gising pa ako. Sinipo na ako. Ano, ne, kumusta? Anong iyong gawa dyan? Shout out. Ikaw nga, gising pa din. Yan, oo, ang ano, ang mahal talaga ng ano no, ng pa-swab test. Kaya, di bali na lang ano, di bali na akong lagnatin. Sige ko lang, inuman mo lang ng gamot 4 times a day. Tapos, ang tawag doon, kumain ka ng mga dapat kainin na pagka nung may COVID na yun. Kisa magpa-check up ka. Sige, magpa-check up ka lalo sa hospital. Tapos, ano ka pa, ang tawag doon, isa swab test ka pa. Pag nag-positive ka, doon makukulong ka sa isang ano kwarto na ikaw lang mag-isa. Walang gawa, 7 p.m. pa lang dito. Ay, maaga pa pala dyan. Dito ay umaga na, 12:03 na pala. Yun, mag-iisang oras na ako. Kararating lang ni Eric, sakto lang yung kung dating niya. O, mag-iisang oras na ako. Di, ako ay mag-e-end na. Nakaisang oras tayo ng live. Sobrang hirap talaga noon nung COVID ya, danas sa dress ko. Ako noon ako alas 12 na lalakad. Si Bilyonis may bitbit kabilaan. Hindi ko talaga makakalimutan yung panahon na yun ng pandemic. At kahit ako sulusulo, naglalakad ako mag-isa. Ya. Kasatirik na tirik na araw. Tapos, pipila ka ng, pag mag-grocery ka, pipila ka ng mga 2 oras. Ano, lasing ba asawa mo, sis? Nagtagay pa. Matik na yon, sis Bella. Alam na. Pag mga ganon, alam na. Hindi na ako magtataka, ano, Bella. Pag mga ganyang lakaran. Shout out! Di ba, Bella? Bella, sa Saudi ka din, ano? Yung kapatid ko, yan o, Bilyonis. Yan o, Yonis RL, ayan. Kapatid ko yan, nandyan din yan. Nasa ano yan? Nasa Riyadh. Ikaw ba, Bella? Riyadh ka din ba? O, saan ka nga bang bansa? Yan, nandyan din yan. Kapatid kong bunso yan. Si ano? Bilyones. Oo, Saudi sis. Ayan, saan ka sa Saudi?
Yan, itaka-isang oras na tayo. 7 live viewers. Ayan, shoutout po sa inyo lahat dyan. Ay, akala ko ikaw din yan, sis. Hindi, ano yan, sis Bella, kapatid kong bunso. Yan, nandyan yan sa Saudi, sa Riyadh. Hindi ko lang alam kung saan siya dyan sa Riyadh. Ano na yan, padalawang balik na rin siya dyan sa, ano, sa Saudi. Isang employer lang. Kapatid ko yan. Bigla-bigla na lang nasulput. The ma'am sis, malayo sa Riyadh. Ah, the ma'am. Dati si Uni ay, saan ka nga ba Uni dati? Parang provincial yung kay Uni din dati eh, sa kapatid ko. Parang the ma'am ka din Uni noon, ano, nagsimula ka din nung dyan sa ano, Saudi. Galing akong the ma'am dati, ayan, o, oh, yan. Yan ay, ano, sis Bella, yan si, yung kapatid ko na yan, di ba, galing siya sa the ma'am. Mabait naman yung naging employer niya doon. Pero yung kapatid ko, nagpalipat yan. Dahil siya daw ay nahahagas doon sa kanyang employer. Pero, ano, okay magpasweldo yung amo niya. On time, magpasahod. Tapos yung, yan, sabi niya, siya daw ay nahahagas at, kapag may, pag daw siya ay may gawanyari, magluluto, magaano, ay walang mga ingredients, walang grocery, walang ganyan. Parang ano lang, kumbaga, hindi ganun kayaman yung employer niya. Nagpalipat yan ng employer kasi ay ganun nga. Eh, naintindihan naman nung kanyang inalisan na, ano, na employer. Pinayagan siya na lumipat ng ibang, ano, amo. Nag-YouTube na din siya, sis. Hindi. Hindi yan pwede mag-YouTube. Hindi ko yan kasing kapalang mukha. Bella. Yan ay maano. Yan ay hindi ko kasing kapalang mukha. Kaya hindi na ano lang. Support lang. Oo, Thomas lang ako doon. Ayoko pati at may bata. O, diba? Ano yan, isipin mo, siya talaga nagkusa na magpalipat dahil nga, yun nga, medyo ano siya doon sa employer niya. Parang, sabi niya, parang nakakaawa daw. Alam mo yun, yung parang napipilitan lang daw na magpasweldo sa kanya. Diba, mas mahal kasi tayo, diba, ang mga Pilipina, ang mga Pinoy, mas mahal ang sweldo kumpara sa ibang lahi, diba, sis Bella? Kaya sabi ni Un, sabi niyan, nagpalipat na lang siya ng ano ng agent, ng agency, ng employer 'yan. Kaya siya diyan napunta sa Riyadh. At buti na lang swerte talaga at mabait din yung kanyang nalipatan. Tapos ang walang bata, ano lang mga dalagat bin ah, siya ang dalagat binata ba ni yung amo. 'Yan. Hindi ba siya gutom doon? Awang ko lang kay Uni kung nagugutom. Siguro hindi naman. Kaya lang, yun nga, dapat siya daw magluluto or maglalaba. Walang sabon. Alam mo yun, tapos magluluto ka, ano, walang ganito, walang ganyan. Kaya, ayan, nagpalipat. Ang agency kong naglipat sa, ang agency ang naglipat sa USIS. Ayan. Oo, mahal tayo. Oo, mas mahal tayo. Kasi kung noon, yung ibang lahi, ano lang, no, ako kasi mura lang sweldo ko noon, 200 lang. No, ako sa Syria, 200. Pero yung ibang lahi, 150 lang. Diba? Ang laki ng diferensya. Oo, mahal tayo. Hindi po at sanay naman ako na kahit once a day kumakain, kahit nasa Pinas, haha. Oo. Hindi talaga yan siya palakain, sis Bella. Yan ay ano, diet. At yan ay pag kumain ng marami. Nalubo yan ang kasing lubo ni Jollibee. Nalaki yan kasing laki ni Jollibee. Sis Bella. Kaya yan ay hindi mahilig kumain. Biskuit lang, okay na yan. Kasi nga, pag yan ay kumain ng madami, nagiging kasing laki ni Jollibee. Oo, totoo yun. Malaki talaga yan yung kapatid ko yan. Malaki yan sa akin ay ano, mas mataas, mas malaki din ang katawan. Pero ngayon, payat na yan. Gawa nga, tamad nga ang kumain. Takot na siya maging kasing size ni Jollibee. Si Jollibee talaga. Hindi po, sanay naman ako. Ay, nabasa na. Kaya parang payat siya, sis. Oo, payat. Kaya siya ngayon ay takot na nga yan kumain ng ano, ng madami. Pero sa pagkain, madami namang makakain. Diyan, kagaya ngayon, diyan sa employer niya, nasa kanya na kung siya kakain o hindi. Kung magluluto siya o hindi. Parang siya na yun nasusunod. Ay,
Tamad talaga yan kumain. Tapos payat na nga yan. Natitirahin pa yan yung mga ano, yung tubig na may lemon, lalo na nung COVID. Lagi naka-lemon na lemon juice yan. At di sabi ko, di lalo nang namayat. At di ba yung lemon nakamabilis makapag ano, makapag parang pang-diet din natin. Mabilis makapagpapayat. Agent ko po dyan sa Damam, pinuntahan ko, tapos asawa niya Pinay, kaya madali kausap. Pagsabi ko, aalis ako sa amo ko at lilipat, hinatid agad ako ng amo ko. Ayan. O yan, o diba, buti mabait talaga yung amo niya. Tsaka siguro, baka napipilitan lang din na ano, na magpasweldo sa Pilipina. Diba, mas mahal kasi tayong mga Pilipina ang sweldo. Kaya siguro, pumayag na lang din siya na ano na ano yun, ilipat, idalhin si yung kapatid ko sa ano, sa agency. Yan. Siguro nakikita nyo, siguro hindi ito mukhang, parang hindi naman mukhang mahirap ito sa Pilipinas, kaya pinayagan ng umalis ulit. Baka magutom. Mapahiya pa sila na kwento sa agency na nagugutom ako doon, kaya ako nagpalipat. Kaya inilipat na lang. Wow, ang galing naman, isang sabi lang, binalik ka agad sa agency at nakalipat agad sa Riyadh. Ayan. Yun yung ano, napipilitan lang talaga siguro siya na magpasweldo ng Pilipina. Baka ayaw ng mga anak sa ibang lahi at gusto yung Pilipina. Kaya nung nagsabi si yung kapatid ko, baka kaya inihatid agad-agad, hindi na nag-isip. Ano, kaya baka ganun. Wait lang. Yan. Ayan. Di tataba dito ng sobra at malaki ang bahay. Pag akyat baba pa lang sa hagdan. Ayan. Ano pala. Pag akyat baba pa lang sa hagdan, exercise na. At Bilianis Mix Vlog, shout out. Shout out dyan, Kuya Putput. Shout out sa iyo dyan. Ako mag-e-end na rin, Kuya Putput. Nakaabot ka pa. Thank you, Kuya Putput Vlog. Salamat sa iyong pagbisita. Ba't gising ka pa din dyan, Kuya Putput? Dan, share! Ay, maraming salamat sa pag-share. Shoutout sa lahat dyan, sa Team Kalingap, sa mga ka-EDSAY, sa mga Team Pambihira daw dyan, Kuya Putput. Nakinilig ka ba kanina, Kuya Putput, sa wagong upload ni Kalingap, Rob? Yung mga pang hashtag nagselos din si ano. Nagselos si Edo. Tama, ganun din dito. Akit baba, buti na lang sa baba niya sila nakain dati. 4 years ako akit baba sa pagkain dahil sa taas sila nakain. Iaakit ko pa ang kaldero. Ay, grabe naman yun. Yan, yung kapatid ko yan, nagsusulo lang siya tapos ang laki-laki ng bahay. Pero nung dati, sabi niya, parang okay lang doon sa isa. Kaso ngayon, mas malaki yata yung bahay nung amo niya, na yung nilipatan niyang nilang bahay na bago. Kaya ayun, pero ano lang naman, walang kagandahan lang talaga kapag ganyan. Kahit maraming linisin, kahit malaki yung bahay, kapag walang bata, okay lang. Ano, kapag may bata kasi, diba, parang dubli-dubli yung trabaho mo. Pagkatapos mo ng bahay, kung ano pang ano, sa bata ka naman. Ayan, Kuya Putput, may galap shoutout from Bella Channel. Ayan, shoutout kay Kuya Putput Vlog. Mababait po yung naging amo ko doon. Di ko lang gusto yung mga bata nakakapagod. Ayan na. Yes, okay lang pag walang bata. Oo, sa totoo lang, yun talaga yung pangarap natin, di ba? Yung makakuha tayo ng employer na, di ba, yung maraming gawa, basta walang bata. Kasi ang hirap kaya pag ang daming bata. Nakaranas ako noon, yung una yung naging employer ko na kauna-unahan noon sa Seria. May tatlong anak, tapos yung dalawa, parang kalikutan baga. Tapos, ang usong-uso baga, usong-uso dun sa kanila yung pag walang pasok, magpapabisita ng mga kaklase sa bahay. Ah, dun ako busita-busit. Tapos, pagka nagsipaglaro, alam mo yun, yung parang binago yung buong bahay. Buong salas nila, nagkalat ang
mga laruan, tapos yung mga clay, kung saan-saan patong. Ay, naranasan ko yun doon sa kauna-unahan ko naging employee. Ako ay nagmarado ng ilong. Yes, okay lang pag walang bata dito. Pag kumain sila sa taas, sila nagbahala magbaba ng mga pinagkainan nila. Di mga mabibigat katawan ng mga alaga ko. Hahaha. Sarap lang pag ganyan ang ano, ang mga amo. Alam mo, may sariling ano, kusa. Hindi kagaya nung iba na ang katuwiran ay anong tawag doon? Bakit pinapaswerdo ka namin ah? Ganun yung ibang ano, mga mga amo na porque sinisweldohan ka nila, ikaw na lahat ang pagpasanin ng gawain sa bahay. May mga ganung ano. Pero mayroon namang mga kagaya yan, ano, mababait. Hindi sila gaya ng iba na mapagsamantala. Kala mo naman yung sweldo is pinapaswerdo kung ilang milyon na ultimong kinainan, hindi na mabitbit sa lababo. Yung isa kong cellphone nag-stuck na, hindi na nakausad yung comment. Yan, naka-isang oras na ako. Yes. Yes, kahit may sakit ka nga, need mo talaga kumilos. Ay, totoo. Totoo yan. At ako ay, alam mo, Sis Bella, no, ako'y nasa Syria, naka-ano ako? Alam ba naging employer ko? Isa, dalawa. Naka-tatlong employer ako. Yung una, Hiram. Hiram lang ako, 3 buwan. Tapos bago ako, wala pang 3 buwan, nakaalis na ako doon kasi nag-away nga kami. Nagkatalo kami ng amo kong babae. Pangalawa naman, parang ano lang ako, parang, anong tawag doon? Parang training lang, parang ganun. Tapos, alam mo, doon ako yung grabe, nilalagnat, kinakaligkig na halos ako. Na time pa noon na December, di napakalamig doon, nagyiyilo-yilo doon sa bansa na yun, parang ano din siya doon, for season din. Talagang, alam mo yun, alas 10 ng gabi, naglilinis kami doon sa balkon nila, naglilinis kami ng balkon nila, napakalamig. Ay, ang ako noon nung time na yun ay, siyempre bago lang ako doon, tapos, yung katawan, kumbaga naninibago pa yung katawan ko. Grabe yung ubo ko, halos mamatay na, maluktot na ako, kakaubo, magdamag, hindi ako nakakatulog, ubo-ubo ako. Tapos alas 10 na ng gabi, naglilinis pa kami sa balkon. Ay, sobrang lamig. Yung tubig nila, dahil mo pang binabara ng yelo, di ba? Tapos ay sa labas, nagyilo-yilo din, gawa ng, ano yun ay, December. Walang pakialam, hindi ba nila naiintindihan na namamaluktot na ako sa kakaubo, sa gabi, ubo ako ng ubo, batok ng batok. Nakaano lang ako doon, naka 1 linggo yata, 1 linggo, 2 linggo. Hindi ako doon nagkaigi at ako hindi marunong mag-Arabic. Ay kami lang nung matandang, nung amo ko ang magkasama lagi maghapon. Hindi siya marunong kahit kaunting English, walang alam. Ay di Arabic. Pag ako inuutusan niya, Arabic. Ay, hindi ko naiintindihan, oh. Ay, hindi kami magkaintindihan, magkasama kami sa bahay, hindi kami nagkakaintindihan. Kaya ano lang, parang 1 linggo nga lang yata ako dun sa kanila. Ano ay, ang tawag dito, iniisauli ako sa agency at hindi nga daw ako marunong mag-Arabic. Yun. Di kaya, nakatatlong employer ako, tapos yung pangatlong employer ko, okay, mabait, wala ring bata, walang alagang bata. Ano lang, bali, 4 lang kami sa bahay. Tapos yun, ang nangyari naman, nagkagera naman. O, ay di, lalo nang ano, lalo lang napordoy, lalo nang naperdi yung aking ano, naka 2 taon niya, ay, parang wala pala akong 2 taon yata dun sa huli kong nag-employer. Yun na, nagkagera naman dun. Kaya ako ay, kaya nakauwi ako nang wala sa oras. Yun, nandun ako nung time na digmaan sa Syria. Yan, nakipagbakbakan doon si Billionis Mix Vlog. Sinalo ko lahat ng ano doon, yung mga tunog ng ano, ng bumba, yan, yung mga pagbagsak ng mga ano yun, yung mga ano na bumba.
yung mga helicopter na pagkarami-rami na pag-uuan, ikot ng ikot. Yan, nandun ako nung time na yun. Dito naman po, pag nagkasakit ka, pagpapahingahin ka nila, tapos, ano? Mute pala. Yan, magpapaalam na ako. Mag-enda ako. Yan. Bye. Thank you, Bella. Yan, shoutout sa iyo. Ate Gams, maraming salamat sa pagbisita. Uni, thank you. Kuya Putput, yan, sa lahat na pumasok. Yan, thank you, thank you. Bye-bye na sa inyo lahat dyan. Good night. Bye. Bye, Uni. Bye-bye. Bukas ulit. Ano yun? Nakamute pala ako. Sige ko salita. Nag-mute ako. Akala ko may problema sipi ko. Akala ko gawa ng humina net. Ayan, na-mute ko. Minute ko at ako ay nag... Sige, bye. Sige ko kaya binimute ko. Yan, bye-bye na, bye-bye. Thank you, bye-bye. Ne, bye-bye. Thank you sa iyo dyan. Ingat dyan lagi. Tulog na ako at ano na, 12:23 na. Thank you, Ate Yams.